Taugnay na balitang yan, hingi tayo ng update mula kay Russell Simorio na nakatutok sa mga pinakahuling kaganapan kaugnay sa insidente. Russell, anong balita? Sige, pasado alas 7 ngayong umaga nang maiuwi dito sa Cagayan City, Isabela, ang 11 babaeng biktima. Isa siya sa 2 pasaherong walang habas na pinagbabaril ng kapwa nila pasahero sa loob ng isang pampasaherong bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Unang naiuwi ang mga 11 ng isa pang biktima na live-in partner ng babae sa Tarlac. Hindi patukoy ng pulisya ang pagkakakilala ng 2 gunman, pero pina-enhance na ang viral na dashcam video. Kinausap na rin ang pulisya ang iba pang pasahero na sakay ng bus. Hindi raw namukhaan ang mga suspect dahil magkahiwalay ito ng upuan at nagtakip sila ng mukha gamit ang kurtina ng bus habang nasa biyahe. Person of interest sa krimen ang anak ng biktima na sinampahan ng kasong carnapping at robbery noong mga nakaraang buwan. Pinatotoo ito ng isa sa mga kapatid ng babaeng biktima na nakapanayam natin kanina. Inamin niya na may hidwaan nga itong babaeng biktima at yung kanyang anak. Huli niyang nakausap ang biktima noong November 8 na dadalusana sa hearing ng kaso. At bukod sa anak, wala na raw silang iba pang nakikitang nakaaway itong biktima. Ayon sa pulisya, ay tinangki ng anak itong aligasyon batay sa pagtatanong ng mga investigador. Sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang ama, ang asawa ng biktima at ama ng itinuturong person of interest, pero tumanggi siya na magbigay ng pahayag. Nagangalap ng karagdagang impormasyon ang pulisya sa mga dinaanan ng bus para sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga himpilan ng pulisya dito sa Isabela at sa Nueva Vizcaya. Si Jay, alam mo, batay sa investigasyon pa ng pulisya, 6 na basyon ng caliber 45 na baril ang na-recover doon sa pampasaherong bus kung saan nangyari ang pamamaril. At nais na mga kaanak ng biktima na maisailalim ito sa autopsy. Live tayo, si Jay, dito sa isang chapel ng funeral parlor kung saan nakalagak ang mga 11 ng babaeng biktima. Wala pang pag-uusap ang pamilya kung kailan siya ilalagak sa kanyang huling hantungan. Pero kanina bumuhos ang emosyon at talagang labis ang paghihinagpis ng mga naulilang kaanak ng biktima. Yan muna ang latest mula rito sa Cagayan City, Isabela. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat sa update na yan, Russell Simorio.